at ang pagtupad ng dalawang bansa sa patakaran ng pandaigdigang kaayusan sa gitna ng lumalaking tensyon sa South China Sea. Upang ipakita ang kanyang matinding pagkadismaya sa sunod-sunod na pangarib na hakbang ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Opisyal na ipinasa ng gobyerno ng Pilipinas ang isang mas matindi at diplomasyang nota sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing noong Disyembre ng nakaraang taon. Okay mga utol, nakaraang taon lamang halos 100 yata ang diplomatic protest na ipinasa natin sa China na wala naman naging tugon ang China kundi lalo lamang tayong binuli. So parang ano eh, yung action na yon eh hindi na yon effective. Okay, dapat natuto na tayo ng mga unang bilang pa lang ng mga diplomatic protest sa ginagawa nila kasi kahit anong gawin natin diplomatic protest sa kanila, eh wala naman silang tugon na maayos. Okay, nakipag-usap na tayo, wala pa rin silang tugon na maayos. So maganda tong ginagawa natin na tayo nakikipag-ugnayan na lang sa mga outside parties, okay, sa ibang bansa na hindi ano sa China na kumukundi na rin. O totoo, tama po kayo sa pagkakaaning nyo. Napakarami ng bansa, including EU, yung European Union, ang kumukundi na sa ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea o sa buong South China Sea. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Sa mga hindi nakakaalam mga utol, eh parami na po ng parami ang mga bansang handang tumulong sa Pilipinas sa issue natin with China just sa West Philippine Sea. Bakit nga ba maraming tumutulong o handang magbigay na simpatya at tulong sa atin ng mga bansa? Kasi alam naman nila na tayo ay nasa panig ng tama, tayo po yung nagtatanggol ng ating teritoryo at ang Pilipinas po ang inaagawan ng teritoryo, hindi kagaya ng pinalalabas ng China na parang tayo pa yung nangaagaw. So ano nga ba ito? Ayan, oh, mula kay Sayong Araw, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video, hindi na ito biro. Europa, sumapi na sa Pilipinas. China, nanginginig na sa takot. Siyempre, mapipigilan nga naman yung mga yan. Pero game na. Ding ang tensyon sa West Philippine Sea at sumasabi sa atin at dumarami na ang mga bansa na nakipag-ugnayan sa Pilipinas kontra sa China. At isang malaking balita mga kaibigan dahil ang Europa ay kaanib na rin ng Pilipinas. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sayong Araw. Ang panggigipit ng China laban sa Pilipinas ay isang issue sa Europa. Ayon kay Germany Foreign Minister na si Annalena Baerbock, noong Huwebes, ang mga mapangarib na hakbang ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa South China Sea ay nagdudulot ng pangamba sa Europa. Sinabi niya na ang mga ganitong aksyon ay lumalabag sa mga batas ng pandaigdig at naghihigpit sa kalayaan ng paglalakbay. May mga matindi at mabagsik na hangin na dumaraan sa South China Sea. At ito ay nangyayari sa gitna ng isa sa mga pinaka-dynamic na rehiyon sa ekonomiya sa buong mundo, dagdag pa niya. Ito ay ayon din sa ulat ng GMA. Ang mga insidente sa nagdaang buwan kung saan ginamit ng Chinese Coast Guard ang mga laser at water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga insidente ng banggaan ay nagbibigay ng alarma sa amin sa Europa kahit na libu-libong kilometro ang amin ayon sa pangunahing diplomatiko ng Germany. Ang mga ganting hamon na ito ay lumalabag sa mga karapatan at oportunidad para sa ekonomikong pag-unlad ng inyong sariling bansa at iba pang mga bayan ng Estado. Sabi pa ni Baerbock na itinagdag na ang aksyon ng China ay nagdududa sa kalayaan ng paglalakbay na nakasaad sa batas ng pandaigdig. Si Baerbock, kaya yung mga ano mga utol, yung mga footages, yung mga pangyayari dyan sa West Philippine Sea na ina-upload o pinapakita sa mga news agency, mga utol, nagiging balita, yung mga binabalita, ay nakakarating yan sa iba't ibang bansa. So nakikita nila yung hindi mismo paggalang ng China o hindi pagkilala ng China sa international law na itinakda ng UNCLOS. Okay? Tapos pero pag nagpahayag ang mga Chinese, etong China, pag nagpahayag, palagi nila sinasabi na silang
eh naayon sa international law ang kanilang ginagawa at pinagtatanggol ang kanilang soberanya. Ganon po yung pinalalabas ng China. Siyempre, etong mga bansa na ito na pumapanig sa Pilipinas, hindi po sila pumapanig dahil ayaw nila sa China. Bagkos pumapanig sila sa Pilipinas kasi nasa tama po tayo. Tayo po yung nagtatanggol ng ating karapatan, tayo yung inaagawan. So tayo po yung nakabumabase sa international law. At ayun, China ang lumalabag dito. Yun yung number one reason kung bakit tayo pinapanigan ng maraming bansa. Okay? So tuloy muna natin. Mamaya i-check natin yung mismong detalye tungkol dito. Okay? O ay kasalukuyang nasa bansa para sa isang opisyal na pagbisita kung saan siya ay nakipagtagpo kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ang pagbisita ay nagtatakda ng unang pagbisita ng isang ministrong panlabas ng Alemanya sa Pilipinas sa loob ng mahigit na isang dekada. Ang mga pangunahing usapan ay nagpalibot sa mga pampulitika at pang-ekonomiyang ugnayan na may focus sa mga inisyatibong pangkapayapaan ng Alemanya at pagkipagtulungan sa kaunlaran sa Pilipinas at ang pagtupad ng dalawang bansa sa patakaran ng pandaigdigang kaayusan sa gitna ng lumalaking tensyon sa South China Sea. Upang ipakita ang kanyang matinding pagkadismaya sa sunod-sunod na pangarib na hakbang ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Opisyal na ipinasa ng gobyerno ng Pilipinas ang isang mas matindi at diplomasyang nota sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing noong Disyembre ng nakaraang taon. Okay mga utol, nakaraang taon lamang halos 100 yata ang diplomatic protest na ipinasa natin sa China na wala naman naging tugon ang China kundi lalo lamang tayong binuli. So parang yung action na yon eh hindi na yon effective. Okay, dapat natuto na tayo ng mga unang bilang pa lang ng mga diplomatic protest sa ginagawa nila kasi kahit anong gawin natin diplomatic protest sa kanila eh wala naman silang tugon na maayos. Okay, nakipag-usap na tayo, wala pa rin silang tugon na maayos. So maganda tong ginagawa natin na tayo nakikipag-ugnayan na lang sa mga outside parties, okay, sa ibang bansa na hindi ano sa China na kumukundi na rin. O totoo, tama po kayo sa pagkakaanib ninyo. Napakarami ng bansa, including EU, yung European Union, ang kumukundi na sa ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea o sa buong South China Sea. So hindi lamang United States, hindi lamang Japan, hindi lamang South Korea, yung mga nakatuon ng pansin sa Pilipinas at handang tumulong. Bagkos pati yung mga nasa Europe na bansa eh handa na rin tumulong dahil nga nakikita nila yung kawalangya ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Okay, hindi lang rin naman sa Pilipinas nila ginagawa. And to check itong video na ito, patotohanan, ito yung mula sa Philippine News Agency. Germany ready to work with Philippines to prevent crisis in South China Sea. Basahin lang natin ng konti. The German government is ready to work with Manila to prevent a crisis from breaking out in the South China Sea by helping it promote international law while strengthening its maritime security, its top diplomat said Thursday after raising concern over the rising tension in the region. Speaking to local and foreign press in Manila, German Foreign Minister Annalena Baerbock called out China's claim for extensive maritime areas and harassment against Filipino vessels in the West Philippine Sea. There are truly rough winds blowing across the South China Sea and this is happening in the middle of our most economic regions in the world. So, kasi itong buong South China Sea, mga utol, ay ruta ng global trade, okay? 30% di umano ng global trade ay dumadaan dito sa South China Sea. Isa rin sa mga dahilan kung bakit pilit sinasakop ng China yung South China Sea para makontrol nila yung world trade. Malaking bagay yung pag nakontrol ng isang bansa ang world trade. 30% ng world trade, edi lalo silang lumakas bukod pa doon sa makukuha mga langis at mga gas deposits dyan sa ilalim ng South China Sea. Diba mga utol, ganun katindi yung mga plano nitong China na siyang pinipigilan naman ng United States at iba pang mga bansa kasi mali naman talaga yung pangaangkin nila ng mga teritoryo.
So anong masasabi nyo dyan? The incidents over the recent months where the Chinese Coast Guard have used lasers and water cannons against the Philippine resupply vessels and even collision happens are of concern also for us in Europe. Okay? Concern nila yan, mga utol. Kahit daw napakalayo nila, because such risky maneuvers violate the rights and opportunities for economic development of your own country and other littoral states as well. Okay? So, kahit na malayo nga daw ang Europe sa kanila, kasi may kinalaman sila kasi nga yung economic growth, economic development ng isang bansa eh napipigilan dahil sa mga ginagawang ito ng China. Gaya nga nasabi ko, itong South China Sea ay trade route ng 30% ng mga komersyo sa buong mundo. Okay? Yun yung dahilan. And gusto rin nila na mauwi sa kapayapaan. Kaya nakikialam to, nagiging mediator tong mga bansa na ito. Pero it doesn't mean na gigitna lamang sila. Bagkos kukundinahin nila yung ginagawa ng China to the point na itong China ay mag-comply na sa dapat o itinakda ng international law. At yun ang magandang mangyayari dito sa West Philippine Sea, mga utol. Pa-comment ang inyong opinion. Tuloy na muna natin to. Ang demarche ay ginawa dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng water cannon laban sa mga sasakyang panggobyerno ng Pilipinas. Habang isa ay binangga ng mas malaking barkong Chinese Coast Guard sa dalawang magkahiwalay na insidente sa Scarborough Shoal at Second Thomas Shoal noong Disyembre. Tinatawag ng Maynila ang Scarborough Shoal, Baho de Masinloc at Second Thomas Shoal ay Yungin. Sa diplomasya, ang demarche ay ginagawa upang tutulan ang mga aksyon ng isang dayuhang pamahalaan o hilingin ang suporta sa patakaran. Sa paggamit ng mas mabagsik na wika, ipinakita ng demarche ng Pilipinas ang seryosohang alalahanin ng bansa ang kahalagahan ng sunod-sunod na agresibong aksyon ng China sa South China Sea at ang pag-eskalit ng tensyon sa pagitan ng dalawang asyanong kapitbahay na matagal nang nag-aaway sa teritoryo sa strategic na mayamang may katuturan. Sa press briefing, nagpapasalamat si Manalo kay Verbo sa matibay na suporta ng Germany para sa batas ng pandaigdig kabilang ang 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS at ang final at legal na 2016 Arbitral Award at sa pagiging mahalagang kaakibat ng Pilipinas. Binigyang diin ni Verbo ang pangangailangan na palakasin ang kooperasyon nito sa mga kaibigan at kasosyo tulad ng Pilipinas, kabilang ang Coast Guard upang tiyakin ang batas ng pandaigdig ay nasusunod. Ito mga utol, di ba? Ito si Verbock din mismo ang nagbigay ng, ang Germany ay nangako magbibigay yata, kung hindi ako nagkakamali, ng mga drones sa Philippine Coast Guard at iba pa mga equipments, mga advanced equipments. Anyway, maganda kasi yung ginagalaw ng ating gobyerno, hinahakbang tungkol sa pagharap sa issue sa West Philippine Sea. Ang hindi ko lamang talaga matanggap yung wantosawa, no? Wala silang kasawa-sawa itong gobyerno natin na magpasa ng diplomatic protest sa China na siyang binabaliwala naman ng China. Dapat to humarap na sa korte, do sa higher court, kumbaga magharap na yung Pilipinas sa China tapos mauwi sa isang konklusyon, sa isang solusyon na magbe-benefit sa dalawa. Pero ako, kung ako tatanungin, gusto ko umalis sila sa mga teritoryo natin. Yun lang, tapos na yung issue. Ba't hindi nila magawa? Ba't hindi magawa ng China? Tapos sasabihin nila kaibigan nila tayo at tayo pa pinasasama daw tayo o sinisira ang samahan ng China at Pilipinas ng mga Western, okay, ng partikular ng United States of America. Naniniwala pa ba kayo doon sa sinasabi nitong China? Okay, paki-comment. Tuloy na muna natin. Bigan, mahalaga na tayo ay maging mapagmatsyag sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi natin alam kung ano nga ba ang nahihinog na pangyayari na pwedeng mangyari sa hinaharap. Tama, mga utol. Dapat tayo mapagmasid. Kaya nga hindi ako nagsasawang ibalita sa inyo ang mga updates tungkol dito sa West Philippine Sea sa pangaagaw ng teritoryo ng China. Doon, kung ano man nangyayari sa atin. Kasi gusto ko sabay-sabay nating matutukan at mga Pinoy, malaman natin na ginaganyan na pala tayo. Kasi marami pa rin mga Pinoy na wala pa rin alam na ganyan na pala kalala yung nangyayari o sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Unang-una, mga teritoryo natin yung inaagaw. So dapat may kinalaman tayo mga Pinoy at dapat hindi po tayo naninisi o sinisisi ang ating gobyerno. Kailangan magtulungan tayo. Tulungan natin ang ating gobyerno sa pag-resolve nito sa papanong paraan. Ikalat natin yung mga balitang ginagawa
ng China. Anyway, mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Park Production. Ako'y nagpapasalamat. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.